Lahat kayo nangangarap na kaya kayo nag-abroad, una, gusto niyo magkatulong sa pamilya. Pangalawa, gusto niyong mapaganda ang buhay ng inyong pamilya. Pangatlo, gusto niyong makatapos ang inyong mga anak. Pang-apat, at hindi niyo pinagkasal na nag-abroad kayo dahil gusto niyong mapag-asawa ulit yung mister ninyo. Hindi, no? Yun. Kasi mga sad story na pag-dumpatan ng sumabay sa abroad, na lamapit ng tamandang ki Ayan, ki Tayong, nanyanin mo na yanan, na nakapamara sa mutol, nangangkas tamandang sa mahal, mamuda. Ano to experience ang to yan? Experience ko na experience rin sa pag-uwi namin, pag-uwi no. Malukuan na babo na basa. Yun, lahat po niyan, alam niyo ba, lahat po niyan nagsisimula sa pangarap po natin na maka-fly, makapag-abroad dahil doon sa ating pamilya. Pero paano ba nagsisimula na hindi ho tayo mabiktima ng illegal recruiting? Yun iba, dahil sa pangarap sa pamilya na gusto nating sumugal, na kahit hindi ho tama yung dokumento, papeles, ang importante na yung pagkaganap. Alam nyo ba na maraming almost 2 million every year yung irregular migrant, yung nag-abroad na walang sapat na dokumento. Or minsan, nag-backdoor siya. Doon siya sa, halimbawa sa Malaysia pupunta, doon siya sa Tawi-Tawi, nagsumasakay para makapasok lang sa Malaysia para magtrabaho. Yun mga backdoor. Now, dahil doon, nag-risky, delikado yung buhay ho natin, kahit hindi ho natin pangalan. Baklas, ipagganat ka, no? Ay, pagkakataon na ninyo ka, magkapag-abroad ako, kapapetang ko rin sila ito, makatabang ako rin sa pamilya. Pero alam niyo ba na mas delikado yon, dahil pag na-disgrasya kayo, wala ho tayong habol. Kaya minsan, ang experience ho natin, doon sa Baklas na yan, dito ang pangalan ni si Sally. Sally mula ningala rin siya sa Pilipinas. Bunas ka rin pag-abroad na si Sally. Bunas pagkawagabangin si Sally. Si Sally mula lang yan. Di rin ka-contact si Sally mula na niya. Kaya mo siya, si Sally rin nga nilo, na-discrash yan, nandita katawa ni Sally rin mo siya nga. So, hinahayag ho natin, nataman sa Pigganurian, naman kami niyamin natin, si Salibulan. Na, wala ba Salibulan dito? Pigganurian din, na hindi makontak, dahil yun pala, iba po yung, baklas pala yung suliligan natin. Na yun yung naging problema ho natin. Kaya nga, kahit mahirap, dumahan po tayo sa proseso. Pangalawa, gusto kong emphasize sa inyo doon sa lecture ni Sir Vance, avoid ho tayo doon sa kontrata. Yung kontrata ho natin, sir po ni Ma'am Pahida ito, yung kontrata nina, no? Di Ma'am Dea. Kontrata, dapat bago kayo umalis, tingnan niyo ano mo ba ang nakasado sa kontrata. Dito, sa kontrata, ay doon sa pinag-usapan nyo sa recruiter, maya, nurse, kamasan, ha? Pag-abroad ka, kamuha ka, pagkaganat ka, nurse, kamasan, nurse, ikaw, gumakanto. Pero pagdating ng kontrata, hindi pala nurse ang trabaho mo dahil babysitter ka sa bahay, household. Mapiyabo naman mo ka nakapag-abroad ka. Hindi mo rin di-check kung magkano yung sahod. Na pag-remember, pagpunta niyo doon sa abroad, kung anong nakasahod sa kontrata, yun na yun. Hindi, wala ka ng panahon, ireklamo pa yan na nito ka, niya ko buo, sahod siya sa pungi, bunuta, niya pitaw na recruiter na to, na 20,000. Hindi naman lahat ng recruiter na gano'n. Na, pero, dahil sa kagustuhan nilang kumita, nas kita naman mo pag-yuktor mo ito ganat, na nakikipag sa palaran ho tayo. So, minsan yung iba, nurse ang inalis, pagdating doon sa nightclub pala, pinasok, yung mga human trafficking na po yung tawag doon.
So, ito po, ano po yung regular, irregular na, ay illegal recruitment? Ito yung nagsisimula po sa mga agent. Baka kayo, o baka tayong lahat dito, tingnan nyo, baka yung sa pagmamagandang loob ninyo, ay mas lalo tayong, tayo pang mabilanggo. Example, sa kaan, ex-abroad kami, experience, sabi na si, si Gerya, na Gerya siya. Parang Gerya siya na. Parang si Gerya experience, muto ki Gerya. Nauugat na naman, nauugat na naman na nakapag-abroad, nakababalingan din. Katawan na ni Pangulan. Nga ako si Gerya, may mapiyakul na tamo na ng kalo. Kaya, nina agency lang ka, mapinatawaranin ka namin, di ba kayo, kausabi lang mo ako sa nakuha. Nini agency ng kawanan. Kaya, saan si agency ko na siya may nitutunan ka? Si Gerya pa may titunan. May galing kahandal to na mapya. Katabangan eh. Okay? So, kinatutunin sa agency, doon naman sa agency yung to na dharma ka rin yun. Illegal din. Nasa ka, ano din ka ka na, adan partang ka, sa pwede kang kasuhan din. Kaya na, very worse dito, namiyabas yung kita no, pumagubay. Kapag yung kapitbahay tayo, niyabang yun ang pamilya ni, ang tayong nakatutukan doon ka rin minapply. Na si Gerya man yung nakatutuko sa agency ba ito? Huwag ka naman sa bakit Gerya, di man isgrasya wata na. So, yun yung very risky ho natin na gagawin. Oo. At, pangalawa, yung safety, yung sabi ho ni kanina ni Chief Pindiaman kanina, lahat po tayo dapat alamin natin kung ano yung pupuntahan natin area. Na siya, unalayang ka kaman, kaman sa Kamasi, kaman sa Tinapayan, kaman sa Tangkong, Dabong. Luna, di talaga yung pagganin ng mga Dabong Lu. Dadabong Lu. Di ka mamuni, kinuman ka nag-abroon, ahadya, pagkaman ka, dahan, hindi ka pinagsimuli, manok Lu. May. Biryani ko sa biryani. Yun. Pag hindi ho kayo nakadjust, kaya nga ito yung purpose ng training ho natin. Para kayo, kung hindi man kayo ang babalik, at least kayo, pwede nyo masabing sa mga kamag-anak, sa kapatid, anak ho natin, na pagsiyapa na paghanag ka rin sa hindi pag ganun lo. At yata pong magkasbanan na pag-anaran din siya. Upang magkatalik ka rin ka siya, at kapag kawas-kawas lo, masikam ka. Di ba? Ganun ba yun? Mahigit ka sa spaghetti, na kambanggal na spaghetti sa off-shoulder, sa gear ni mga takumbina na kuna, na di ka pong lalo ka, masikam ka. So yun, dito pa, sabi pa nga ni Chip kanina, umen ka alas 9 ka pong ganaman ka siya, kabamukong ka buso nga yan, bay, siya ka din, kanalutong ni sinakwa niya. Luwa, balalisan ka na amo lang ka. Tama? Hindi ko magkataon ni Arabi, may balalis. Basta balalisan ko, pabalalis si amo na numin ka. O, pambutay ni Pinto, na siya, kung ano yung pamaka-prinsesa kasi sa Pilipinas, tingin na ka-prinsesa lo. Remember, aron kontrata, aron rights ang kamamo, nabitiya ka ganito yung hindi, ni kawagibang ka. Yan ang kakawagib, na hindi susuke nung ka. Nakuha ka susuke nung ka. Kawagi mong kay Arun, day off mong ka. Pero yung iba, hindi na i-enjoy yung day off niya. Dito yung suka mo. Arun, medical assistance ka. Pamakapanalo ka. Arun nan, nakapermanent to, Arun experience ko sa nung nana-trainingan to, na Arun experience yun sa maya. Nalupit yun yung manin, nanyawapit doon ang amo nito, may tanka mo sa panadol, okay. Nung tapagkapitas ko nilimanin. Di bagay mo si kanin. Di bagay mo si kanin. Parang, napag-usapan pa rin, sabi kanina, na wag kayong magsumbong doon sa mga malapit na kamag-anak ng amo ninyo. Doon kayo, sabi nga ni Chief kanina rin, na dapat alam nyo kung anong numero ng polo, ng OWA, ng agency. Mas maigay kong memoryado niya. Kasi hindi ho lahat ng oras, meron kayong kopya. Minsan may kagalipugot naman yung amo noon na ito, makawa ko sa wali sa dabang abanggalan. Wala kayong nadala. Lango na pinamasa nung banan ang mga buhawan.
ang gatada ko yan. Ngayon ang gasakit na naman yung ginawa na ako. So yun, reminder lang po sa atin lahat na this year, na yung agency, yung recruitment agency, na dapat legit, dapat accredited, dapat registered. Hindi ho lahat ng registered ay legal na. Minsan, expire na yung kanilang lisensya. Okay? So yun, balik ho tayo. Ah, pagganata ko nun. Pagganata ko rin pagkakaroon sa Kingdom of Saudi Arabia. Saudian Airlines. Yan ba? Saudi Arabian Airline. Buho ko rin. No? Nalipataran ng kaso mga gamit na. Kapag-alat ka rin. Next. Sabap ka nung kamamangayas ka, di ka mao pagkaturo ka pagdawag si tayongan niya sa Pilipinas, niya sa Kwana, sa probinsya. Pwede ka pag-alat ka rin. Bayarte ka pag-alat ba? Naiingati ka mo sa mga wata, tingin sa mga, di ba? Ganito? Naiingati ka mo na, galit po na yung mga wata na. Uy, may tiga tayongan niya. Uy, papet ka mamo, papet ka. So, reminder lang, meron tayong tinatawag na hand carry baggage, hand carry. Yung hand carry, ito yung dala-dala natin pa akyat sa airplane. Meron namang bagahe na ganito lang kasi, yung reminder lang ito kasi alam kong kayo na experience nila ito. Ito ganito mga bag. Oh, yung iba, mas maganda pa yung bag na medyo maliit lang. Meron kasi mga OFW, kami ako, nasa map ka no, excited mga musika ni, hindi ba simbang garang ko mo? Tandita pa man yung mga spaghetti yan, ando mga short na. Lahat ng damit mo, parang hindi ka na mabalik. Dinala mo sa abroad. Remember, hindi po lahat ng damit natin, magagamit natin doon. Right? So nasasanga mo, mga abaya ba nun? Na nangyay pa nang ito kan. Nandito na yung masinabo na back. Kanya tumingin yung ganyan sa pag-uwi ng gato kasulit ka sa mga pre-requan ng gamit. Muna rin yung pangungay mambo ha. Dako masulo na kamalingan. Yung niya tumilakor magkamungay mga damit. So ganito po yung mga bag natin. Mas maganda ho yung bag. Halkwan is baggage natin is my truly. Mayroong tire para ape-apay po. And then, ano ho ang damit na kailangan ninyo? Nakano mature? Nakano mo ng mga high heel? Kasi airport, takbuhan, madalihan yung trabaho dyan. Akyat baba, naghahanap pa yan, saan kayo? Anong gate, anong seat number mo? Now, main ka, naka-high heel ka, mga tapilog ka pa na. Mabukit ka na, bagong ka na nilalangin ka na, ubagi ka siya rin. So, reminder, 20 to 25 kilos lang naman ng bagahe po natin. Okay. Ito yung pinaka-importante. Ito yung pinaka-importante, dapat tandaan nyo ninyo na pag-aalis po kayo, dapat yung pasaporte, meron kayo. Dapat yung visa na doon. Dapat yung OEC, yung Overseas Employment Certificate. Dapat meron kayong PDOS certificate. Hindi yung PDOS na binili o nilista lang yung pangalan mo kasi yung recruiter agency malakas na doon sa training. Binigyan lang yung one kahit hindi ka na makinig o hindi ka na non-attendance ka, non-appearance. So ito yung pinaka-importante. Na ngayon pa lang, ito yung kagandahan, unique ng farm na gagawin. At kaya, Nico Maluya, hindi mga tagal mga taga-farm man yun. Katawanin na ninyo ni prepare. So, i-receipt, confirm plane ticket. Ya confirm plane ticket ang ito sigurado ang mag-ticket ang magkapatag ang pag-flight. Doon ito, magkabukaw sa airport, tanabas ang ticket ang ka. So, dapat may pictures din. May pictures, may immigration departure card. So, dapat nakalagay yan sa isang transparent na yung iba ginagawa nasa body na nila. Mahigyan na nila dyan nilang na-document sa lang. So, para di kalipatanan. So, nandiyan yung kontrata rin dapat.
Next. So, huwag din kayo ligtan yung biodata ninyo, dalhin. Yung school and employment records ninyo. Medical records. Sabi nga kanina, na assumption kasi, pag nag-abroad kayo, nakapasa na kayo doon sa medical. Wala kayong sakit na nung mag-abroad kayo, nakasakit na muna. Kaya, tuloy-tuloy yung paninyo. Meron na kayong medical certificate. NBA clearance. Additional pictures, if ever. Driver's license, if yung mga lalaki o yung mga babae na may driver's license, pag wala naman, hindi naman driving ang pan mo doon, kahit wala na. So, napaka-importante meron kayong kopya nito. Meron kayo sa katawan, yung dalaging dala-dala ninyo, meron na iwan sa bag, at meron ding maiwan sa pamilya. Bakit meron pang maiwan sa pamilya? Kahit mawala yung nasa inyo, pwede nyo i-request sa kanila ipadala. At tapos, dapat mabasa rin nung asawa ninyo o yung kamag-anak ninyo kung anong nilalaman ng kontrata. Yun yung sinasabi ko na wala na tayong panahon na magreklamo pag nandoon na tayo. Yata ba yung kuha na po na lang nakasaan nyo in violation. May violation ni maya that day off. Doon sa kontrata may day off na isang araw. Pag day off po, hindi ka pina-day off tapos pinagtrabaho ka, hindi rin naman binayaran yung one day mo, yung day off mo, pwede ka magreklamo niyan. Kasi karapatan po ninyo yan. Pero yung iba, kasi yung mga amo ho natin, yung amo ninyo, minsan ayaw kayong palabasin kasi una, baka manisgrasya lang kayo. Pangalawa, pag lumabas kayo, baka naman magastos lang. Sayang yung pera ninyo. Pangatlo, basi magkatong ka sa forever. No, karakara pagkatong sa forever. Yun yung kaya nga sila medyo naghihigpit. Lalo na yung mga amo o employer na may experience na karamihan nag-run away yung mga OFW ho natin, OBW ho natin. Okay. Prohibited drugs and kits and its kind. Ito yung pinaka wag na wag kayong magdadala. Teni pa sa Siyabusa sa Pilipinas. Na ito, kalipataran namin, tamabot na sa mga piyasa sa Cebu, Shabu, ka, magamit ka, magagang makisalo. Bawal po yun. Any prohibited na drugs, bawal po isakay sa aeroplano. And never, ito yung sabi ni Mampahida, never mag-accept kayo ng mga padala. Kasi minsan, marami ho naka-experience mo na OBW ho natin na nasigkom. Kaya nasikita na bang sa mga, especially Pilipino na, aday, magumalot buger, at lugaring ka pan pagka, pagwabulo sa airport na mo. Kuna, masang ka, cocaine, shabu, idami. Nasigdom ka. Ngayon, ako na kasalanan ni Jerry Allen, yun to ka nasuha. Nasa ginawa, kulit pa sa shabu ko sa si Jerry Allen. Mungin ka tangit po man sa man. So yun, iwasan ho natin na magdala. Okay. Fresh fruits, vegetables, and plants. So, di ka pa kay, ibanagit ka no sa mga prutas. Layo pa no, mga gabarag-gabulok, maganda, hindi ka nalit, galak? Galdak. Na di ka pa kay, banagitan. Unprocessed and cooked meat. Maya doon sa Saudi na dagir pagkwana, dagir pagkatagit sa maya, hindi usa, saladong. Na natakwa si Gamuda to siya sa radyo. Tambot ka pa siya sa kakwana. Pia isang kalisang mo. Nagtagitan ka sa aeroplano, di ka pakay. Ha? Di ka pakay. So, damong palangot mo naman. Ha? Palangot ka na po. Ano? Nagikor mo tagit sa maya San Miguel Beer, na ibang pinba yung pinagsamahan. Alak. Nga may alak ka, di ka pakay pa nagitan. Bagong, nga may importante mo naman. Una, buna palangit sa baling na dagir magka, dagir makutos sa mapya, buna makabutsaya ka lang sa aeroplano. Na niya pa may problema ka, di ka bakit to, masigtom ka no. Pero meron niya ka no, handa lang yung pagpapa na kaingon. Yung tinamos, tinapayan, mapya maumali kwa na sa kita no, hindi balik sa kita no. Kapag umbol sa baling na
pendak-pudakan ini. Pendak-pudakan. Di proses ini. Kapag-umpal sa paan mo naman, jipat ini pala ng galang ng panadero na maputi tangunin, maputi yung mga limanin. Nakiko na sa panadero, kung gamit ka dito ka nun, tangunin, da, maputi. Beto na kinapiyanan na namin. Next. Dama nga, dama niya, sweet pa na nun. True to lie story na, true to lie. And all electronic devices are not required, are not required to be submitted for check up before the immigration. So lang mo cellphone, laptops, mga games pa ng electronic devices na bago magkakwala, bagayin niyo mga idalmin. Hindi ito kabagayin niyo idalmin kasi baka mayroong mga pornographic, mga scandals na. Mga namagkadaw, mga video na di ka pa kayo ito sa abroad. Check. Ina-check yun. Nakinuman mo si Tayuman niya. Re-request. Meta yan. Pananggit ka pa mali. Tularan ko na kapiyara. Masalim si Tayuman. Nag-abrin mo. Kumaya kume. Na di ka pa ito ang mga picture. Ha? Mabuong ka na amo na katika. Hindi niya ba? Pagkiyo mo niya. Ayun. So yun mga dapat i-check niyo yung mga scandal, bawal na po, bawal po yung mga TikTok na medyo nude picture. Yung naka, minamagkanoon na dito pa kay, kililu sa abroad. Next. Maso mga babayit ka no, mga ito magkapasa. Okay. Okay. Ito yung reminder ko sa inyo na prior, may 3 days before, 1 week before na travel niyo, learn, basahin niyo yung kontrata. At basahin niyo rin, ngayon ba yung mga gawagan mo sa pampawangan mo ito? Ito ba, may tiga din, hindi niya alam, may lusak abroad na di ka pakipagpalakpak. Kapag ikaw mo sa mga kapiyanan gawin, pagpalakpak ka man eh. Bawal, bawal. Na siya na napakipagpalakpak. So kapag mo naman na ito, iwasan niyo natin, tingnan niyo, ano? Ito, experience po ito, no? May naka-experience na yung amo niya, yung employer, nagsalam, no? Assalamualaikum. Eh, kumami non-Muslim niya, sa katakaya niya, malay ko sa'yo. So tingnan niyo ito, kasi meron ng mga translation ngayon na yung babae ngayon is napauwi dahil lang doon sa response niya. Ang ganda-ganda ng approach ng amo niya na hindi na may yasin sa malay ko sa'yo. Na, alam mo na lang gangula sa guna. Kaya ko niya sa Facebook ka na na niya, ng tigil yung busita niya. Hindi mo ba na siya mamatulog. Yung mga busita niya. Mga kabugan niya. So medyo iwasan ho natin. Remember, pumunta kayo doon dahil gusto niyo ang dapat ma-adapt niyo kung anong culture sila doon. Oh. Ibagi-chalin. Minsan yung mga katulong din doon siya nagre-research. Ngayon, meron lang sa Googles, meron lang sa cellphone, pwede mo i-translate yung Arabic into Tagalog. So, yun, iwasan ho natin yun na mangyari ho sa atin. Make a checklist of things to bring. Prepare, arrange your luggage ahead of time. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na 3 days, ngayon may balangitan ko. Pananggitan ko sa spaghetti, di ka pa kay. Abaya. Pananggitan ko sa mga kartas. Arnin checklist, nakalista lahat, para wala po kayong maiwan. Mas better kung meron kayong kasama sa bahay. May katagapranan ka mo si Tayong. Tayong, mahati ka kunin eh, checklist sa pananggitan ko niya. Yung ba? Kaya, mas nalipatan ka mambo sa pinubis ang topic. Sumusalan to pinasinupan. So dapat nakalista ho na lahat yun, lahat. Abroad excess baggage, ito yung sinasabi ko sa inyo na baka 20 to 25 lang kilos ang dapat dalhin ninyo. Eh baka sumobra naman kayo. Kapiaso mga bangano kapitbahay niyo tagan kami remembrance mga niya. So hindi ho, dapat iwasan yung excess baggage po natin. Okay, rest well before it's scheduled departure. Ito yung kalimitan
na dahil sa excited masyado tayo ka panganat karon amag, ito ang amisin daw. Nagigkaroon patungin ka tingin masyado na airport lo. Masyado rin airplane lo, pagkapag-anak ko rin. Tamahin siya, bula sa pagkong magkakaroon pa flight, nakatulang ka. Bula ka magkatulang na nangitin ang mamata, natagap ka. So, iwasan ho natin yung overexcited ho natin. Dapat learn to rest. Rest. Kung tuwa-tuwa rin pagkuli, nisip ko, grabe man at si Kiria Maron eh. Tinawagin tayo. Appropriate clothes during your travel. Ito yung sabi ko sa inyo, dapat ang gamitin nyo lang yung mga medyo comfortable kayo. Pama ka nakapantalong at naka-slacks, yung damit na appropriate doon sa abroad, yun lang. Nakakaroon nga, magagunta ko niya kinapantalon, naka bin-belt ka sa civilized kasi nga ulo na belt. Una, bawal din po yun. And then yung sapatos nyo na 6 inches, bawal po yun. Bawal, hindi naman bawal, pero hindi kayo comfortable doon. Na makadisgrasya po, matug ka na 6 inches para na. Okay, next year, all the contacts yung sabi kanina na dapat alam yung number ng OWA, ng Polo, ng Embassy. Yung mga kamag-anak niyo sa Pilipinas. Take note of company's address, contact number as well as Philippine Embassy. Leave your place ahead of time, anticipate traffic. Alimbawa doon kayo sa Manila. Kung 3 hours dapat naka, check-in na kayo before yung departure niyo, dapat mas better yung maaga kayo, hindi kayo nag-ahabol ng oras. Kasi merong mga time na pag nag-ahabol kayo sa oras, una, base na at nalimbatanan mo, wala kayong time bumalik. Pangalawa, pinaka-worst na mangyari, sa cabin boy nga talo sa airport, ka nakaayan ng tanan ni, nakaupo na lahat yung mga pasahero. Beijing diarrhea, Beijing diarrhea, last call for diarrhea, last call for diarrhea. Nakuha mo si diarrhea, tiga pasahero. Nama mo si Gerio, ba, aso na Gerio. Wala na tanong-tanong. So, yun yung mga instances na medyo mapahiya po tayo pag ganun. Ampun mo sa Gerio. Sa ganun to, huh? Siya ba si Buto Mariga mo siya ba? Put your name and complete address inside and outside of your luggage. Yung luggage, yung bagahe o natin, ano? Dapat ilagay niyo kung anong pangalan niyo sa address niyo. Yung address na mas importante yung address na kung saan address yung amo niyo. Mas mabait ka, no? Basta ka, no? Medyo rendo si tayo mo niya. Hello? Oh. Ilagay mo natin yung pangalan. Limbawa, ang pangalan niyo si Buto Maliga. Nanti kay Buto Maliga lang po yun. Yan yung address na Wally Sabaya. Sa na telepon number. Saan pupunta? Parpain na yung number niya daladala yung contact numbers ninyo. So yun yung pinaka-importante doon. Leave a decision mark. Ang iba gawa, tinitingnan kong yung bag sa bago, alam niya kung yun yung bag niya. Mayroon mga unlisting, mayroon mga markan eh. Mento, malo sa mito, nag-visit talipuran na bag ko. May mga panenin. Malo nakasingap sa mito ito sa puno nina. Na may bag ko ito. Nasaan ka ba na-discuss sa puno? Okay, next. So, ito yung itsura po ng airport. Sa Pilipinas pa ito, lahat na kung tayo naman. So, yan na rin. Yan yung nahiyaw po natin. Okay? Baka magtaka kayo, bakit? Ano pa ba sinasubit? Dahil pa nung sinoso si Tayong. Natingin, noob na pagkasanggapan sa subik. Parang kung airport na niya sa Manila, nasa Manila. So dapat alam din noong amo ngayong partner mo, sa Maya, kung kami pagkaganaan sa subik. Ano ba yung airplane na ito na po ang amo ko? Ano po na pagkakalubik nito? So yan po yan. Next. So pagpasok, ito na yung itsura po nung naihaw natin. Yan, di ready na po yung ating mga lahat po ng gamit ay
po sa x-ray machine po yan. Nakapunan to pong kasi nga po na magpanigurado, tama sa pachingin yung panigusap pa lang to. Duro pa lang bagay to. Kamaksimang po hatikin sa Linalo. So yung iba, dahil nauso yung panatin, nauso yung talimbala. Di ba nauso yung talimbala? Yung ingatan po, kaya nga yung iba, is todo nakapak po yan, nakasumpot po yan, na walang pwedeng pasukan noong kung meron mang magtatalimbala. Lagi ho ka tayong nakatingin doon sa lahat yung mahawak ng mga bag. Especially yung isang iniar na ito pumonitor, di ba? Pumonitor doon sa nakikinitinan yung bag kung nilaman, anong laman. Na yung iba, ang ginagawa ng OFW, ay kasama na kung nag-warning eh. Takas ko sa kanipa. So, yun yung ginagawa. So, okay naman yun. Pero huwag naman masyado mo. So, yun. I-surrender po yung one copy ng OIS 12. Tapos yung visa check is again and then get your boarding pass. Mas maganda yung kay Maisa. Yan po yung boarding pass. That's yung video. Huwag natin kunin. Napaka mahuli pa tayo.
Yung iba naman, di kinababaan natin. Pamanisan yung tabaka po, kinisan yung tabaka. Baso. Remembrance. Sabo na plastic na dito. So, yan yung mga experience mo natin noon sa makiyahin. Next. Oh, yan. Next. Pagbabanyo sa airport, meron kayong pinilapan na embarkation card. Bago kayo banyo, di ba? Pagbabanyo, and then pilap kayo, and then habang nagsinatay na po yun, sundo ninyo. Na yung iba, kasi ang problema ko sa iba, para alam na niyo yung ginagawa niya. At paso, may paligod po mo na sundo po. Naglabas-labas yan siya. Nako mo mga driver, hindi sumama mo ha? Nako mga driver. Hindi mo maso takonsyento eh. Sundo na to. Makawa po kaya sila. Kaya na yung iba, natagalan na doon sa waiting area. Matagdagat through eh, sa waiting area. Okay, yan po yung nagiging experience doon ng iba. Next. Pag-aaral mo mga kapag-apya, may kagawa na rin pa sa wedding area. Pag-iigin kayo mga kababayan ka. Eh, doon ka. Nag-sopera ka ito. May nung sa sopera. May nung sa magsaka na. Okay. Baryo kami sa Chinese. Baryo kami sa. Yan kami ang International Airport. Limpahan International Airport. International Airport. Na ay sa bakit sa ang kanina pa hindi bakit hindi hindi dumadaan yung pala dun sa kabilang carousel, so dapat magbabay ang isang carousel kasi ina-announce mo niya client is on flight 129 is go to carousel number 3. So yun iba hindi niya nag-inginig sa paparoon. Kung magaya sa carousel, ingatanin yung mga muwi, bagahin. Hindi pa ko, magagag sa game, narin pa ko. Pala doon sa kabila, paikot-ikot lang yung bagahin. Tapos niya ako na sa mga tao. Pwede man kasi manakit. So, yan ito. Ay wala kayong malaking inayambang sa ating ekonomiya. Lahat po kayo ay malaki ho ang naging pasanabang ng ating bansa sa inyo. Ito ba nakagosta na sa mga kasamakan o pinapagabruno, pinagabruno, yung remittances ninyo na pinapadala, malaking bagay ho na naitulong mo sa atin yan. Yung iba, kaya nga pala nagkapagtapos ang kanilang mga dahil sa abroad. Yung matter po nito is, abroad, si ano kasi, karami si mga si Ate Elena, halos kasabayan ng nanay ko at mag-abroad. So, even though yung nanay ko is minsan naripat, hindi ipakabinis kontra. Katayin ka rin si Kita Mamo na, di tagir baka armul mo ko tamay. Na pero mo ka-galari sa akin, yan, magpakarari sa akin, basura yan. Minsan, malis na so, ito yung sinasabi ko na may this 14
Unto na pasigat tinagubon pagkanay ni Suara Puni sa voice FM 99.0 sa lalang sa kanya ka nama si Papa James Magtosikano sa Magyabagabi Pagsawor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Sopran Director James Tayuan, Tomaso Director Pati, magkakaroon na po tayo ng ceremonial. Then magtatawag po kami ng 5 katao. So Sir Art, pwede po bang punta muna tayo sa harapan tsaka Sir Director? Tinatawag po